Let's start. Good afternoon. Pag-usapan lang natin yung gusto ni Sir JM na ipagawa. So, here's the example of the GitHub repository na gustong yan ni Sir. Vale, yung pinaka-documentation or yung proposal document ay ito ng readme file na containing this project title, introduction, problem statement, significance, methods, and expected output. Ito lang yung laman ng readme file natin sa loob ng repository. Tapos, doon naman sa Git and GitHub, kailangan natin ng ng Git CLI para ma-run yung commands ng Git para ma-push yung changes natin sa bawat PC natin papunta dito sa isang repository. So first, kung meron na kayong Git and GitHub, okay na siguro yun. Kung wala naman, download nyo lang itong Git CLI. Pwede rin naman itong application mismo, pero hindi ko prefer tsaka hindi ko pagamay itong ito. Ang ginagamit ko lang ngayon ay VS Code. Tapos, dun lang sa command line, sa CLI, sa loob ng VS Code ako nag-raran ng git commands. Then, kung may questions pala kayo regarding dun sa Git and GitHub, lagay nyo lang dito sa messages. Tapos, basahin ko na lang mamaya. Tapos, sasagutin ko pag alam ko yung answer. Ang gusto ni Sir na project kasi ay hindi lang basta analysis. Kunyari may data set tayo na tungkol sa sa earthquakes or sa COVID-19. Tapos sa mga patients, parang i-analyze natin yung data set, tapos pag may nalaman tayo na information like kind ng patient na mas apektado ng COVID-19, kunyari ay elders, tapos after malaman yung pinaka-affected population, gagawa natin siya ng policy or framework na makakatulong sa pwede sa hospital or sa government. Like yung sa amin, ito, ITBA to Typhoon Mitigation and Response Framework na i-analyze lang namin yung dataset ng from US tsaka from Philippines, tapos pagkukumparahin namin, aalamin namin yung mga country or city na may kulang or successful ang kanilang mitigation response framework about typhoons. Then, gagawa namin siya ng panibagong framework. Parang yung mga lahat ng successful sa Amerika na response framework, pagsasama-samahin namin at magdadagdag din kami ng panibagong
plan or solution, tapos yun yung magiging pinaka-output namin sa project ni sir. Hindi lang basta yung data analysis na codes tapos tables ang ipapakita natin kay sir. Then, diba sabi ko pala kanina, ito lang yung gusto ni sir makita sa readme file. Introduction hanggang expected output. Tabihin ko lang to. Balik, hindi lang ito ang kailangan pa pala natin ng mas ng supporting evidences para sa ating project. Like, ito, nakahiwalay pa kasi yung ano namin. Ito yung readme file. Tapos, yung word file nasa loob din dito. So, nasa loob din to ng GitHub repository. Ayan. Bale, wala talaga si sir binigay na format dito. Tinanong ko lang siya kung anong mga gusto niya, tapos binase ko lang sa ITBA referencing. Lagyan ko lang ng abstract. Tapos, dalawang organization kasi yung pinanggilingan ng data set namin. Una ito, yung humdata.org tsaka mdat. Tapos, kailangan natin na kung saan man kayo kumuha ng organization, kailangan yung masupport yung credibility ng organization na yun. Dahil kailangan ni sir ay credible or government organization manggagaling yung data. Ayan. Kailangan lang natin mapakita yun. Ayan. Tapos objectives, nilagay din namin dyan. Ayan, initial plan. Tapos reference and dataset, nilagay din namin. At ito din yung important na isa pa. May nasali pang iba. Ito yung isang important na sinabi ni sir. Every x variables dun sa loob ng dataset ay i-explain natin. Ayan. Ito yung mga x variable. Ipapakita ko yung dataset namin. Ayan. Bale, ito yung tinutukoy na X variables. Yung region, region code, year, case, that's, yan, lahat yan nasa, nasa taas. Bale, ang ginawa ko na lang, nilagay ko siya sa isang table. Tapos, isang column ay yung X variable, isang column ay definition. So ngayon, hindi ko pa nagagawa yun sa amin. Yan, blanco pa siya. Nilagay ko lang siya dyan. Tapos, ayan. Ayan. So, kung may questions pala kayo dito dun sa documentation, pwede nyo na lang message or open mic yung question dito. Bago tayo magpatuloy sa Git and GitHub. Sige lang. May tanong lang ako. Yung dun sa definition, di ba sabi, i-define mo yung add x variable.
paano i-define kung ano yung use ng data or kung ano yung data mismo? Gets mo ba yung tanong ko? Oh, bro. Bale, ayun, pwedeng bot. Pwedeng both. Kasi yung definition yata ay ano siya, available na mismo dun sa organization na pagkukuhanan ng dataset. Oo nga pala. So yun na lang, kahit yun na lang yung ilalagay namin mismo na definition. Okay. Ang alam ko na sa about page ng organizations yan. Dahil dun sa isa kong dataset na doon ka nakita sa about page. Okay. Sige, salamat. Yun, isa pa yata ang may tanong. Gabi yung ano, anong kapag ba kumuha dun sa dataset na sinad ni sir na sa GitHub ay ano, parang pasa na agad sa kanya, pero nagpa rin ng approval na syempre. Pero okay lang dun kumuha. Di ba dalawang datasets kasi yung sinad mo sa akin, yung public, MData, tas yung isang GitHub. Bali, yung dalawang yun, okay lang naman kumuha dun sa dalawang yun. Okay lang naman. Kasi parang nakukulangan ako dun sa laman ng ano eh. Dun sa nasa GitHub. Okay lang naman siguro. Kaso hindi ko... Ang preferred sure lang ata ni sir yung kanyang binigay na GitHub eh. Hindi ko lang sure. Ayun ang hindi ko din alam din. Pero yung pero, yan, sa M.dot galing yan ano. Pag sa iba yatang galing na organization, basta patunayan lang natin na sabi na Bali, dapat galing sa government. Oh, mga reputable resources. Diba itong N.dot ate government din ata ito? Government din yata Basta mapatunayan namin yung credibility ng source. Ayan. Okay na, okay lang yun. Okay, sige. Wala na po bang may questions? Last. Doon pala sa ano, ba't tinuturuan tayo ni Sir Gem ng Python? Ano, i-implement ba natin yun sa desktop? Ang gagamitin daw yato yung Google Colab or yung Pi Notebook. Sa akin siguro yung Google Colab kasi pero, pwedeng... Pero hindi naman kailangan ng GUI yan, no? Parang... Chrome lang yung ano? Oo, parang ano lang. Yung Pi Notebook pala console kailangan. Console lang, parang console lang, no? Function lang kailangan, sige. Alam ko nga, inaanohan ako dun eh. Yung Pi Notebook yata kailangan ng... application, da-download yata yun. Pero yung Google Colab, sa kahit Chrome lang yun. I mean, parang function lang, hindi na kailangan ng katulad ng teaching tech. Natin yung Google Colab. Para din yata itong Pi Notebook. Sample to ng dati kong ayan. Pwede rin i-run lahat. Bawat data audio splitter. Ipapasok dito yung data sa tapos i-run lang yung code. Lalabas na dyan. Okay nang ganyan. Run anyway. Tapos ganito din yata yung sa Pi Notebook. Halos parehas lang. So, sa GitHub muna tayo. Na-download nyo ba? May, ano, familiar na ba kayo sa, ano? Sa Git commands? Sa Git and GitHub? Para kahit direct na tayo sa command line. Ayun nga pala sa datasets. Ang kailangan ni sir ay
yung malaki ang variance, yung madaming value sa isang dataset. Kaya naging dalawa yung dataset namin, kakunti kasi yung data dun sa loob ng Philippines, typhoons. Kaya yun, kumuha pa kami ng isa from US. Bali, pagka ganun kalit lang, di ba, nakita ko na yung sa inyo. Ano yun, i-compare yung dalawang anong yun? Datasets na ano, US at Philippines. Kasi doon sa ano, doon sa GitHub, parang walang masyadong magkaparehas na topic. Ano yun, nakita ko rin yung sa GitHub ni sir. Parang may hirap. Oo, parang tigilisa lang sila eh. Kunyari, biology, economics. Hindi walang magkakaparehas. Oo, may hirap pag-connectahin din sa tingin ko. Depende rin kung anong output na gusto. Explain ko na lang yung sa GitHub kung ano yung kung ano nangyayari sa loob. Bale, kaya gusto nyo sir gamitin to dahil siguro dito sa ganyan. Nakikita kasi ni sir ang bawat changes sa loob. Katulad nito, nung last, yung 8 days ago, in-upload ko yung mga document dun sa repository. Added introduction, tapos nag-fix ako ng isang paragraphs, fix ang formats yan. Itong mga pagpupush na to, commits pala, ay nangyayari dito sa PC ko. Tapos, lahat ng member ng group, pwede silang mag-push dun sa loob. Tulad nito, nasa collaborators ko ay... Ayan. Ito yung ibang collaborator sa loob ng repository. Lahat sila pwede mag-push or mag-save ng changes sa loob ng repository. Sa kahit anong file dun sa loob ng repository. Bali, ang pinaka-process nito, lahat ng device ng bawat member ng grupo, meron silang copy ng lahat ng ito. Nasa PC nila lahat. Tapos, pag may i-edit sila na file, pwede nilang i-push yung ano, or i-save dito yung changes nila. Tapos, yung leader, kung sino man leader, i-merge lang niya yung changes na yun after niya ma-check para dito sa master branch, para yun lang i-check ni sir. Ito, may ano kami, isa bang branch dito, branch 1 master, yung master branch ang i-check ni sir. Bawat comments lalabas din dito lahat yung comments na bawat member. Tapos, may record dead video na kasi ako dati na nagtuturo sa kagroup ko nung ano, Git and GitHub. May idea, ano ko na lang dito.
ginagamit ko kasi ay VS Code. Pwede rin naman yung iba, yung Atom yata yan. Or Note. Pwede yata din Note. But kaso Note, but walang ano, walang command line. Ito mayroon VS Code. Wait lang. May nagbi-blink pa din ah. Pwedeng kahit anong ano, kahit anong platform or editing yung code editor basta may command line, gagana na yung Git. So ito yung video, tanggalin ko na lang yung audio ng video tapos explain ko na lang ulit. Ayun yung sinad ni CJ, yun yung binigay din ni sir. Hindi ko pa rin masyadong gamay yung formatting sa ano, sa readme file. Inaaral ko pa din. Pero may gamit ako na extension sa VS Code na mas madali. Mamaya na yun. Papakita ko na mamaya. I-play ko na tong video, then explain ko na lang ulit. Then after downloading pala nung ano, nung Git CLI, yung sinan ko kanina una, goods na yun, ano na yun, ano, gagana na yun, maglaro na yung Git commands sa loob ng command line. So, gumagana na tayo. Direct na tayo. Tapos, kung meron na kayong GitHub account, mag-create lang kayo na repository. Tapos repository name nga pala may binigay si sir na gusto niyang format. Tingnan ko lang yung comment. Sa pagkatatanda ko ay section, tapos ano, team name ang ilalagay dun sa GitHub title, kung anong gusto nyo title ng GitHub repository nyo. And continue tayo sa video. And create lang tayo ng new repository. Ito nga pala yung ano, GitHub website. Ito lang yung gamit ko sa pag-create ng repository dahil hindi ko pa gamay yung application mismo. Ito yung plus sign, dito magka-create. Select nyo lang yung create nyo. Description, optional kahit wag muna. Sa description, yun yung magiging readme file natin. Tapos pwede pa namang i-edit pag na-save tayo o nakapag-create ng repository. Tapos gawin nyo ng private, gawin nyo private, public na pala para ma-open ni sir yung repository kahit hindi siya collaborators dun. Tapos yun, check yung add readme file. Tapos, a license, kahit hindi naman kailangan to, pero kahit din, kung gusto nyo, MIT license ang gamit ko lagi. Yan, ito na yung repository. Then, isa-save lahat. Direkta tayo sa code editor. Itong code na to, kinopy ko lang to sa internet. Calculator lahat ito. Python calculator.
tayo sa pagsisetup ng ano account. So, first, copy natin yung code na yan. Ito yung gagamitin ng bawat member para mag-push ng changes dito sa loob. Copy lang natin. Tapos, after nyo pala mag-create ng repository dun sa website, mag-create din kayo ng new folder sa loob ng local device nyo. Ako lang kahit saan, kung saan nyo prefer, dahil kagana naman yung Git CLI kahit saan. After nyo mag-create ng same name ng GitHub repository sa website dun sa local niya para madaling hanapin. After nyo mag-create ng sa local, open nyo lang yung folder dito sa loob ng code editor nyo. O pwede naman dito na lang sa command line. CD yata yun, CD tapos location. Sa loob na tayo ng local repository. So first, di ba na-download nyo na yung CLI ng Git? Kailangan nating i-login yung account natin sa GitHub dito sa loob ng command line. Need natin ang username tsaka email. Yung mga codes nga pala, inipin ko na yung pinaka gagamitin natin. Wait. Ano ko na rin dito. Save ko na rin. Send ko na rin dito para may copy na kayo. Ayan. Bale yan yung sa tingin kong gagamitin lang natin sa project. Madami pa naman yung madami pang iba. Kaso hindi ko na sinama. Dahil malilito lang tayo. So, first, kaya natin i-login yung username natin sa GitHub dito sa loob. Yan. Git config global username dot email. Tapos, copy-paste nyo lang yung email nyo. Doon, susunod sa email na to. Then, username naman. Git config double dash global user.name Gabriel yan tapos kung anong gusto anong username niyo dun sa loob. Itong dalawang to kahit hindi siya kailangan gawin lagi sa first installation niyo lang siya i-initialize dun sa code editor niya o sa loob nung local repo. Ayan o. Wala pa siyang laman. Ang laman pa lang niya ay yung code natin. Fast forward. After nun, nung pag-ano ng username at email, kailangan natin initialize yung loob ng folder kung nasaan yung code natin.
init, git init, initialize. Para mag-save lahat ng changes na ginawa natin dun sa git folder. Makikita niyo yung folder ng git sa loob. Ayun, oh. Pagka git init, lalabas yung .git na folder. Sa inyo, naka ano siguro to, naka default hide. Punta na lang kayo sa view. Tapos check nyo yung hide items para lumabas yung folder ng git. Bale, dun na dun magsa-save lahat ng changes na ginawa natin bago natin i-push dun sa website, dun sa repository natin sa GitHub. After ng initialization, kailangan naman natin lagyan ng ilagay yung ano link nung online repo natin dito sa loob ng VS Code, sa loob ng folder natin ng local. Ito lang yung code niya, git remote add origin, kung saan siya magse-save lahat. After ng origin, link lang nung repository natin. Yun yung kinapin natin kanina dun sa code, yung HTTPS. Ito yung link nung repository natin sa website ng GitHub. Forward lang natin. Ayun, dun sa code na yun. Dito naman sa main branch, sa branches, kung anong prefer nyo, okay lang din. Kung main ang gusto nyong ano, default branch, okay lang. Kung master naman, okay lang din. Kung ano lang prefer nyo. Sa akin kasi nasanay na ako sa master. Kaya ginawa ko tong master, tong default branch ko, dun sa akin. Ito. Nakikita nyo yun dito. Diba nag-add na tayo ng origin, yung link ng repo natin sa website. Ito namang git add. Parang siya yung nag-change tayo ng code dun sa loob ng ano natin. Dun sa Python code natin na calculator. Nagdagdag tayo ng variable. Yun yung ipupush natin ngayon sa GitHub repo sa website. Bale, yung git add muna, siya yung magpupush sa local na folder na .git after ng git add. Itong git add, pwede nyo din itong baguhin ang syntax. Pwede siyang tuldok lang. Yan, tuldok lang yung nasa last part. Pag tuldok, lahat ng file o lahat ng changes nyo ay may stage dun sa staging area. Pupunta siya sa staging area bago siya mag-push sa website. May nagtatanong. May question? Continue. Ayan. Pwede rin namang specific file lang ang gusto nating i-push. Ilagay nyo dito, git add, tapos file name na gusto nyo na i-push. Para hindi lahat ng changes nyo ay mapunta agad dun sa GitHub repo natin sa website.
Tsaka wag niyo, kahit wag niyo nang pakialaman tong folder na to, yung .git folder. Hindi na, hindi ko rin to alam. Basta dyan nagsisave lahat. After nyo mag-git add, sunod naman ay git commit. Bale, nasa second stage na tayo. First stage yung git add, second stage yung git commit. Negative M. Yun ang negative M. Tapos, ito naman, itong nasa loob ng N. Ang tawag dito, sa loob niyan. Ito yung pinaka-title ng changes nyo. Kunyari, pinalitan nyo yung variable, change a variable ang nasa loob nito. Tapos doon sa dataset, added a dataset, yun ang lalagyan nyo dito. Ito yung magiging title ng changes nyo sa loob ng GitHub repository. Yun yung markings para alam natin kung anong nilagay natin, alam natin kung saan tayo babalik. Commit. Well, yun, lumabas na siya dito. Wait lang pala. After nung git commit, meron pa siyang git push. Ito, nasa code na si Renko. Git push origin master. Bale, ito yung third stage. Para mas mag-send siya dun sa website, yung GitHub repo natin sa website. Git push origin master. Ang origin, yun yung link. Dito yung nakapalob yung link nung GitHub repo natin. Yung master naman, yun yung branch na sa loob ng website natin. Wala lang sa vid, na putol yata sa pag-i-edit ko kanina. Isasend ko rin itong vid na to sa inyo para may ano kayo. Let's continue. After nyong git push origin master, lalabas na siya dito. Ayun o. Master branch had recent pushes less than a minute ago. Dito sa video, nagka-problema lang ako doon sa pagpo-push dahil ang main, ang default branch ko ay main. So, pinalitan ko siya ng master nung ginagawa ko to. Good silang bro. Okay lang. Ayan. Ayan. Bale, itong pagpo-merge, trabaho to nung leader developer. Siya yung mag-merge at magtitinginan kung tama yung changes na pinush ng ka-member. Ayun, narito na yung pinush natin kanina. After push origin master, lalabas siya dito. Ay, the calculator. 4 minutes ago. Kaya makikita ni sir lahat ng nag-contribute sa loob. Kaso pag hindi at mahirap pag ano yan. Mahirap pag ang device ay Android phone or ano sa kailangan talaga ay PC.
for using Git and GitHub. Ano? Trabaho lang. Merge lang yan. Pag tama na yung ano, changes, merge lang nila. Yung leader. Ito, pinalitan ko yung default branch ko ng master. Nasa settings lang siya. Sa general. Pinpunta kayo sa branches. Yan, default branch. Palitan nyo lang tong main ng kung anong gusto nyong pangalan. Master ng ano ko, ang main ko. Ayun. Bale, ganun lang ang pinaka-idea sa Git and GitHub. Para lang makapag-edit ang bawat kagrupo. Ito yung pinaka-collaboration ng ano ngayon. Ng mga website developers or mga application developers ngayon. Click tayo sa website. Then, explain ko lang yung ibang buttons dito. Ibang, ano, yung star parang ano lang na pag favorites kumbaga sa Facebook yung favorites, tapos fork pag ibang tao yung pumasok sa repo natin, pwede silang kumuha ng kopya tapos magkakaroon sila ng sarili nilang copy ng buong repository sa account nila sa GitHub. So fork, tapos dun sila mag-edit. Then, dito sa notifications, lahat ng changes, lahat ng nag-commit ay magno-notif sa email nyo pag naka-all activity. Pwede naman ignore or custom. Tapos, itong mentions. Unpin, pin or pin. Ilang yun. Ano pa ba? Ayan. Yun lang ang gustong ipapasa sa atin ni sir ngayong midterms. Tapos parang yun lang din yung gagawin sa ano, sa final project. Meron lang talagang Python na hindi ko pa din alam kung paano gagawin. I-explain pa naman daw ni sir yun. Tapos, kung may questions kayo, sabihin nyo lang dito. Kung tungkol man sa GitHub or sa mismong gusto ni sir. Type lang kayo dito sa messaging box or open mic. Sagutin ko paga lang po. April 4 na ang pasa ng proposal mo. Deadline ata. Tapos pwede na magpasa ang ano. Ang ano pala, mag-iipon naman ay representative ng bawat section. Tapos iipunin lang yung links ng repository. Yung link ng recording ay isasend ko na lang kina text tsaka kay Gilan mamaya para may copy kayo.
Then pag goods na, wala nang question, pwede na kayo mag-leave sa meeting and mag-message lang kayo sa akin pag may ano question pa na, at hindi malinaw dun sa mga sinabi ko. Thank you, sir. Yawi. Salamat, Yap. Okay, okay. Welcome. Thank you. Thank you.